everyone! Welcome po muli sa aking channel. Dito po sa CM Simple Tips. Kung hanap niyo po yung mga tips na pwedeng makatulong sa iyong pamilya, trabaho, para ma-improve at para ma-inspire muli ang iyong mga sarili. Ito po ang channel na para sa inyo. Magandang hapon po sa lahat po ng mga ka-CM Simple Tips Family at sa lahat po ng mga bagong nanonood ngayon dito sa aking channel. Welcome po kayo. Diyan lamang po kayo at bibigyan ko po kayo ng mga tips na pwede niyo pong magamit sa inyong pang-araw-araw na buhay para magkaroon po tayo ng right attitude at right response sa lahat po ng ating mga problemang pinagdadaanan. Sa mga tatamaan po ng topic today, isa lang po ang masasabi ko sa inyong lahat, kaibigan. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. At sa patuloy na ay magpatama at patuloy na umiilag, darating din ang oras mo, kaibigan. At tatamaan ka din. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ang topic natin for today ay may pamagat na di ko kaya attitude. Lahat tayo ay dumarating sa pagkakataon na kapag binigyan tayo ng isang gawain o trabaho ay naiisip na natin agad na di natin kaya, kahit di pa natin nauumpisahan o sinusubukan ang isang proyekto. Sino po ang nakaka-relate dyan? Ganyan ka ba mag-isip, kaibigan? Bakit kaya ganun kaagad ang pumapasok sa isip mo na di mo kaya? Dahil ang dahil mo agad na iniisip na negative na bagay. Pinapanguna mo agad na baka di ka bagay sa trabahong yun dahil hindi yun ang expertise mo. Iniisip mo agad na baka di mo maibigay ang expectation ng iyong boss o ng inyong kumpanya. Okay, o iniisip mo lang na di mo type yung trabaho. Kaya sasabihin mo na di mo kaya, umiiwas ka lang dahil tinatamad ka. Sino ang nakaka-relate dyan? So ito pa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Sino po dito ang ilang beses nang pinipilit na mag-aral na magmaneho o mag-drive? Pero hanggang ngayon ay natatakot pa rin. Sasabihin hindi ko kaya. Sasabihin baka mabangga lang ako o makasagasa lang ako ng tao. Meron naman dyan, nag-aral na sa isang driving school. Nakapasa na siya, meron na siyang sariling sasakyan. Nabigyan ng lisensya, pero nung nakuha na ang lisensya ay hindi na nag-drive dahil natatakot na mag-drive na mag-isa. Iniisip niya na hindi niya kaya mag-drive ng walang kasama. Ang nangyayari tuloy ay puro renew na lang renew ng kanyang lisensya. Ang tanong, bakit ka pa kumuha ng lisensya, kaibigan, kung di mo naman gagamitin? Makinig ka, kaibigan. Pag puro takot at puro hindi mo kaya ang iisipin mo, malamang ay makalimutan mo na talaga ang pinag-aralan mo sa driving school at sayang lang ang time, effort at perang ginamit mo sa pag-aaral. Ang tanong ko, kaibigan, paano kung may biglang emergency sa iyong pamilya? Kailangan mo silang dalhin sa ospital at wala kayong kasamang marunong mag-drive bukod sa iyo. Ano ang gagawin mo, kaibigan? Paiiralin mo pa ba ang takot mo sa pagmamaneho? Kaya ang masasabi ko lang sa iyo, kaibigan, ngayon, diba? Ngayon pa lang ay lakasan mo na ang iyong loob dahil kahit anong gawin mong iwas na mag-drive, darating ang oras, malalagay ka sa alanganin. Kaya ngayon pa lang, gawin mo na yan. So, isa lang ang masasabi ko sa iyo, kaibigan. Hoy, gising, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. So, ito pa, isa ka ba, kaibigan, na takot uminom o lumunok ang tabletas na gamot? Sino po ang nakakaralay dyan? May ibang mga tao na di sanay o di nila kayang lumunok ng tabletas na gamot. Ang gusto lang nila ay puro, syrup na gamot. Bakit kaya di nila kaya? Kasi iniisip agad nila na baka hindi nila malunok ang gamot dahil mapait ang lasa ng tabletas. Iniisip nila na baka bumara lang sa kanilang lalamunan. Makinig ka, kaibigan, kapag inisip mo talaga hindi mo kaya uminom ng tabletas na gamot, ay talagang di mo makakaya at magagawa. Pero ang tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan, just in case,
na nagkaroon ka ng allergy at dahil sa allergy mo ay nahihirapan ka ng huminga at ang available lang na gamot sa iyong bahay ay tabletas lang. Ang tanong, maghahanap ka pa ba ng syrup na gamot o iinumin mo na ang tabletas? Kaya hanggat maaga kaibigan, dapat pag-aralan mo nang uminom ng tabletas na gamot para kung dumating ang isang pangyayari na di mo inasaan ay handa ka na. Paano kung hindi na mauso ang syrup? Paano ka na kaibigan, di ba? Nakukuha mo ba kaibigan? Naririnig mo ba ito? So ito pa, bato mo ito sa langit. Ang tamaan ay huwag magagani sino ang may gustong ligawan dyan. Pero iniisip niya agad na di niya kaya. Isip niya agad ay baka ano, mapahiya siya. Di siya pansinin, di siya magustuhan. At baka ano, mabusted lang siya. Sino ang nakakarali dyan? Siguro marami, di ba? Kung iisipin mo lagi kaibigan na di mo kaya, paano mo malalaman na pwede o posible na magustuhan ka rin ng iyong gustong ligawan? Kaya, kung gusto mong magkaroon ng girlfriend, alisin na ang hindi ko kaya attitude. Diba, mas sayang kung hindi mo gagawin. Mas sayang kung wala kang ginawa. Kaya, kilos na kaibigan, maganda na at gawin na ang dapat mong gawin. Nakukuha mo ba? Narinig mo ba ito, kaibigan? So, ngayon, ibibigay ko na po sa inyo ang mga tips. Okay, ang tanong, ano ang gagawin mo para ma-overcome mo ang di ko kaya attitude? Nakinig ka, kaibigan? Tip number one, iwasang mag-isip ng napakaraming bagay sa iyong gagawin. Di ko sinasabing huwag kang mag-isip, magplano tungkol sa gusto mong gawin. Ibig sabihin, kaibigan, kung sobrang daming ideas ang naglalaro sa iyong isip para gawin ang isang bagay, kadalasan nakakapagdulot ito ng kalituhan sa isip na di mo malaman tuloy kung ano ang susundin mo, kung ano ang uunahin mo, kung ano ang tama. Kaya minsan, imbis na gumawa ka at magpatuloy, di ba, sa gagawin mo, mas lalong di ka makagalaw, makakilos dahil confused ka na, di ba? So, ito, parang ganito, pumunta ka sa isang mall para bumili ng iyong damit. Sa dinami-dami mong sinukat na damit at sa tingin mo, lahat ng sinukat mo ay bagay sa iyo, pero dahil sa dami, ay hindi ka makapag-decide kung ano sa kanila ang bibilin mo. Sino ang nakakarali dyan? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagali. So ito pa, iba gusto mo manligaw at dahil sa dami mong baka o negative na iniisip, hindi mo na matuloy ang panliligaw mo. Kaya ang dapat gawin, magplano ng tama at manalangin at simula mo na agad ang panliligaw. Nakukuha mo ba kaibigan ang ibig kong sabihin? Diba kadalasan, pag lalong nagpaplano ng gimmick ang barkada, mas lalong hindi natutuloy. Pero yung bigla lang at di gaanong pinagplanuan, yun ang natutuloy. Guess mo ba kaibigan? Tip number 2, hangarin mo na matuto. Ibig sabihin, kaibigan, a same simple tips, magkaroon ka ng desire o pagnanasa na matuto ng mga ibang bagay na sa tingin mo ay di mo kaya. Maraming paraan, kaibigan, para ikaw ay magkaroon ng mga bagong kaalaman. May mga librong pwedeng basahin, may mga seminar na pwedeng puntahan. Nandiyan ang Tesla, nandiyan ang YouTube, di ba? May makikita ka dyan ng mga tutorial tulad ng paano magluto ng ganitong putahe, paano magsimula ng isang business. Meron dyan tinuturo kung paano mag-repair ng cellphone, computer at marami pang iba. Diba? Marami pang ibang mga tutorial. Ang maganda dito ay wala kang babayaran. Libre lang basta may wifi ka, computer at cellphone ay pwede ka nang matuto. Narinig mo ba kaibigan ang sinasabi ko? Kaya kaibigan, wala ka ng dahilan para sabihin na hindi mo kaya dahil marami ka nang pwedeng kuna ng kaalaman. Kaya yung sinasabi mong na di mo kaya yon ay maaari mo nang magawa. Basta willing kang matuto, willing mong subukan ng isang bagay ay walang imposible. At dahil nagsusumikap ka, magugulat ka na lang, yung dating di mo kaya, ngayon ay madali na para sa'yo. So ano pa nihintay mo kaibigan? Simula mo nang mag-aral, nakukuha mo ba? Pero kung papairalin mo ang katamaran sa iyong buhay kaibigan, gusto mo lang lagi na kahilata sa higaan, kumain, matulog,
magbarkada, kaibigan, ito ang masasabi ko sa iyo, wala kang mararating. Pato-pato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Tip number 3, huwag mong tingnan ang kahinaan mo. Ang realidad, tayong mga tao ay may limitasyon ang ating mga kakayahan, karunungan, kaya pagtumingin tayo sa ibang tao na mas magaling sa atin, na mas nagagawa niya ng maganda ang isang bagay o trabaho kaysa sa iyo, ay agad ka ng na-discourage o na-insecure. Nakaka-relate ka ba kaibigan? Ganyan ka ba ngayon? Malamang nasasabi mo ito sa iyong sarili. Buti pa siya ang galing niya. Buti pa siya ang talino niya. Tama ba ako kaibigan? Kaya ano ang dapat gawin para di ka magkaroon ng pagkabismaya at pagka-insecure sa iyong kapwa? Iwasan o hinto mo na ikumpara ang iyong sarili sa mga kakayahan at karunungan ng ibang tao. Instead, ang tignan mo kaibigan yung kayang gawin sa iyo ng Diyos, dahil kaya kanyang bigyan ng Diyos ng kakayahan at karunungan. At balikan mo din yung mga bagay na nagtagumpay ka, dahil yun ang magpapaalala sa iyo na di ka mahina at meron ka rin sarili kakayahan, at yun din ang magpapaalala sa iyo na binigyan ka ng Diyos ng kakayahan na para sa iyo. So, kaya pag naisip mo na di mo kaya, basahin mo lang ang verse na ito sa Bible, kaibigan. Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin, kayang-kaya mong gawin lahat dahil ang Diyos ang siyang magpapalakas sa iyo. Gets mo ba, kaibigan? Nakukuha mo ba? So, nabigay ko na po sa inyo ang 3 tips. Tinamaan ka ba, kaibigan? Isa lang ang masasabi ko sa iyo. Mabuti nga sa iyo at tinamaan ka na. Ibig sabihin, ngayon ay alam mo na ang tamang attitude at tamang response sa iyong mga problema. Para mas lalo kang tamaan, kaibigan, panoorin pa ang ibang mga video ko. Sa mga na-offend po ng topic na ito, ang masasabi ko lang po ay, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Sa mga gusto pong mag-comment, mag-share ng kanilang mga experiences, opinion tungkol po sa ating topic today, gamitin lang po ang comment section. Pakilagay po ang iyong pangalan para mabati ko po kayo sa next video ko. Lagi po natin tandaan, kapag may problema, unahin lumapit sa ating Diyos, dahil mas malaki ang ating Diyos sa ating mga problema. Kayang-kanya itong ayusin. Kailangan lang ay magtiwala tayo sa Kanya. Kung nagkasto niyo po ang topic today, pakibigyan po ka ng comment, tulad po ng like, ng heart, at kung na-inspire o na-encourage o tinamaan po kayo ng video ito, pakishare po sa iba, sa inyong kapitbahay, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, kasama sa trabaho, para ano, ma-inspire din po sila. At kung na-inspire po kayo, mag-subscribe na po. Pakiclick po ang subscribe button. Pasama na po ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong inspiring video ko. Maraming salamat po sa CM Simple Tips Family sa inyong panonood at oras. Magkita-kita po tayo muli sa aming channel dito po sa CM Simple Tips. God bless. Keep safe. See you soon. Bye!